Hello, welcome to Water Sign Philippines. Ayan, so ito po ang ating general love reading for water sign, no? Almost daily love reading ito. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, pahit na lang na subscribe button, notification bell. Ma-appreciate ko po lahat ng likes, comments, and shares. Maraming salamat po. Start na natin ang reading, water sign. Tignan nyo na lang dyan sa description box yung mga ibang details namin, ano. Ibang channels at personal reading nandyan, ano. We do have here the Eight of Swords. What's with the Eight of Swords? Five of Coins is here. So, ito medyo hindi magandang balita, no? Ang nangyayari sa'yo ngayon. Currently, might be nagkakaroon ka ng problem. Yung iba sa inyo, pwedeng nagkakaroon ng problema, pagkatalo, sa kaso. Ayan, manakikita natin. Problema sa pera. Iba sa inyo, pwedeng pagkalugi. Ayan. Iba't ibang klaseng bad news or negative ang nangyayari sa iyo ngayon. And yung iba sa inyo, pwedeng yeah, natatalo ka talaga dito eh. Five of Swords. Okay? Yung iba naman sa inyo, na either this is your karma or nangyayari sa iyo yan because alam mong may mali ka. Alam mong mali mo yun. Okay? And kung hindi ka nakaka-relate, guys, this is not your reading. Kung maganda yung sinasabi ng finances mo and everything, this is not your reading. Kasi definitely, hindi okay ang energy na ito eh. Talagang sobrang down, sobrang lugmok. Parang ano ka na eh, wala ka nang kawala dito. Major problems ang kinakaharap mo ngayon. Maybe yung iba sa inyo, you need money, kailangan mo ng pera. Punta tayo sa advice muna. Ayan. Advice for our water sign regarding ito dito sa mga nakakaranas ng problema ngayon. Ano ang advice ng spirit guides sa mga water sign, please? Kung ikaw, eto ha, kung ikaw ang may pagkakamali dito, huwag mong layuan. Huwag mong layuan. Harapin mo. The Eight of Coins. Ikaw lang makakatapos niyan. Kung ikaw ang may mali, kung ito ay may kinalaman sa illegal matter, alam mo yan, the Death card, tapusin mo itong kinaharap mo na ito. And then, you know, wag mo nang balikan kung ano man yung mga ginawa mo noon para hindi na maulit. Tsaka at the same time, kung ano man yung mga pinahalagahan mo or meron sa'yo, ngayon, yung iba sa inyo, alam mong hindi mo pinaghirapan, ibalik mo. No? Yun. Yun yung pinaka-advise sa iba. Pagdating sa legal matter. Iba naman sa inyo, kung hindi naman legal matter ang problema mo, well, nakikita natin dito, solusyonan mo ang problema mo. Pinaka-advise sa iyo yan. Kasi yung iba sa inyo din talaga, pwedeng lumalayo, iniiwasan, nagpo-focus sa trabaho ko, no? Hindi iniisip yung problema na yon. Sige, work na lang ako, trabaho na lang ako. And then, baka kusang matapos itong problema na ito. Walang ganon. Ikaw lang din ang tatapos niyang problema mo. You have to gamitin ang utak. Okay? Gamitin ang utak. Mag-focus ka sa paano masusolusyonan itong bagay na ito rather doon sa, ay hindi ko masusolusyonan kasi may kulang sa akin. May mga lusot ba? Huwag ka mag-focus sa lusot. Huwag ka mag-focus sa mga wala sa'yo. Bagkos, mag-focus ka sa kung paano mo talaga masusolusyonan itong bagay na ito.
Eh, ba sa inyo, eh, may trabaho ako, bakit parang hindi ako kumikita ng malaki dito, no? Kahit ako ay doble kayod. Maybe this is not the job for you. Ibig sabihin, hindi ka nag-grow dyan. Ano dapat mong gawin dyan? Pag nagkaroon ka ng time, maybe try mong mag-apply sa iba. You know what I mean? Maybe for some of you need to travel, you need to get out of your comfort zone. Yung iba sa inyo, puro ka reklamo. Kinakakaipon dyan. Ibig sabihin, kailangan mong magpalit. Kailangan mo, don't be afraid of the endings, the changes. Huwag kang matakot sa endings, sa mga changes na yan. Kasama sa buhay yan eh. If you want to keep on growing, talagang i-accept mo itong changes na ito, pagbabago na ito. Huwag kang matakot, magbago. Karoon ng pagbabago. Anyway, pagdating sa person, nakakonect mo pagdating sa love, water sign. Tell me about this person, please. Pagdating sa love, sino itong person nakakonect mo for water sign? Sorry about my voice, no? Medyo, parang hindi ko alam kung garalgar o ano. Anyway. Page of Swords, Gemini, Libra, Aquarius energy. Nine of Cups is here. Ten of Wands, Cancer, Scorpio, Pisces, Gemini, Libra, Aquarius, Aries. Aries, Leo, and Sagittarius. The Wheel is here. Clarify the Nine of Cups. Palace of Swords. Pakiramdam nitong taong to. Okay ka na, masaya ka na. Ten of Wands is here. So, nahirapan siya. Sasaktan siya. Nalulungkot siya. Pakiramdam niya or ang tingin niya sa'yo, you're already successful, masaya ka na sa buhay mo. Maybe wala talaga siyang ganung kabalita sa'yo. No? So, pwedeng walang communication at all. Kasi yun ang tingin niya eh, na parang okay ka, pero definitely ang energy mo dito, hindi ka naman talaga okay. So, ang tingin ng person mo, okay ka, masaya ka, you're successful, you have everything, meron ka ng mga ganito, ganyan, at saka maybe this person is highly attractive, attracted sa'yo. The Page of Swords is here. Could be someone na may young energy sa kanya. Could be someone who is younger. Or kung hindi man, siya yung person na pwedeng nakilala mo or nakasama mo in the past ng mga ilang taon na nakakaraan. Pwedeng may mga childhood memories kayo together. Pwede rin namang wala. Basta matagal na. Pwedeng taon na pagkakilala niya nitong taong to. Then, ang tingin niya okay ka na. Well, definitely siya, hindi siya okay. No, hindi siya okay. Three of Swords, ang tingin ng person na ito is that you're already dealing with someone. So, definitely, imbasa niya pwedeng meron na talagang literal or pwede namang wala. Yun lang ang tingin niya. May kakonect ka ng iba, kaya ka hindi na interesado sa akin kasi meron ng someone else na nagpapasaya sa'yo. So, tipong ganun. Ano? So, pwedeng wala talaga siyang idea sa pinagdadaanan mo ngayon, nangyayari sa'yo ngayon. And then, pwedeng wala rin connection or communication. Ano ba ang emotions ng person na ito patungkol sa'yo? Namimiss ka niya. Namimiss ka niya. This person is thinking about you, the Three of Wands. Niisip ka niya, naaalala ka niya. There are times na nagde-daydreaming siya, no? Nangangarap ng gising. Nag-i-imagine ng gising regarding sa'yo. Page of Coins is your Taurus, Virgo, Capricorn. I feel like hindi siya nagiging totoo sa mga tao sa paligid niya. By the way, nakakaamoy ako ng gasolina. Gas.
Hindi ako sure kung ito ba ay gas. Hindi ko alam kung may iba't ibang amoy ba ang gas. Pero ang nagagas na amoy kong gas is parang sa may lampara. Kung hindi mo alam yung lampara nung araw kasi parang ano, lalo na yung mga bahay na walang kuryente, ang gamit nila ang pampailaw is yung lampara. Nilalagyan nyo ng gas. Anyway, this could be a reading. Something to do with gas. So, namimiss ka niya, nasasaktan siya sa ending, we do have here the tower na nangyari sa inyo, followed by the Ten of Swords. So, nasasaktan siya, sobrang down, sobrang lungkot, sobrang nahihirapan. Nararamdaman ko yung energy ng person na talaga umiiyak pa siya. Hanggang ngayon. Umiiyak pa siya hanggang ngayon regarding sa separation, sa ending na nangyayari sa inyo. Ano, the Nine of Swords. Iba sa inyo, siya ang may kasalanan. Hindi niya tinanggap yung offer, hindi niya tinanggap yung tulong, pwedeng ganun. Pero pwede rin namang hindi siya. Yung iba lang sa inyo, pwedeng ganun naging sitwasyon. Pwedeng ikaw itong nag-offer, nagbigay, nag-alok ng tulong or whatever, partnership dito sa person ito. Pero hindi niya tinanggap. Medyo mataas ang ego niya, pwedeng ganun. Na yun ang naging dahilan ng separation ng iba sa inyo. No? Hindi lahat, pero may story na ganun para sa iba. So what will happen to you in the near future, water sign? Okay. Two of Cups and Page of Cups. Clarify this, please. Two of Swords and the Sun. Knight of Cups at the bottom of the deck. Possible offer. May soulmate energy dito. And there's an offer na kailangan mo mag-desisyon regarding dito. Yeah, there's a soulmate energy. Maybe this is the man or the woman of your dreams. Napapanaginipan mo itong taong ito. And then definitely there's an offer of a relationship, a love coming from this person. The Page of Cups. Yeah. If you're single, so definitely there's someone in the picture. Pero may choices ka pa, hindi lang siya. But someone here. With the Page of Cups, nandun yung eagerness na maging masaya with you. Gusto niya maging masaya kasama ka. And then, pwedeng may other choice pa bukod sa taong ito. Pero gustong-gusto niya magkaroon ng relationship with you. Okay? Nakaamoy ako ng talong, like tortang talong. This could be your reading. How about dun sa hindi naman single? Ace of Coins. There's a new beginning na may kinalaman sa career. King of Coins. Taurus, Virgo, Capricorn energy. Pwedeng ito yung magbigay ng success sa'yo pero expect negative people sa paligid na ito. Paligid mo. Oo, makukuha mo yung stability. But you know, kasama talaga sa buhay yun. May mga negative na tao na talagang parang hindi na nawala sa buhay mo. Ang mga kontrabida ng buhay mo, ito sila. Pero nagpapakita ng success dito sa energy na ito. No? Medyo may mga bagay ka lang hindi maintindihan. But you know, iyon yung pwedeng magbigay ng problema. Like stress, ganyan. Pero not much kasi nakakita tayo ng Knight of Swords energy which is mabilisang movement. Para sa inyo, iba sa inyo dito, pwede may pag-travel pa, you know. And medyo challenging itong, alam mo, ang success, napaka-peke niyan kung ang success nakuha mo ng mabilisan or nakuha mo ng, hindi ka nagkaroon ng challenge, hindi ka na-fail, ano yon. Walang success na ganun, joke yon. Sa lahat ng successful na tao, okay, lahat sila dumaan sila sa challenge, diba?
para sa buhay, gano'n naman talaga, may mga challenges. Kasi para matuto ka, may lesson yan sa'yo. Okay? And yun yung nangyayari dito. No? May success para sa'yo na magsisimula siya. Ito, in the near future, malapit na siya magsimula para sa'yo. Yun yung magbibigay ng success para sa'yo. Career, tell me about this. I mean, give us an idea regarding the career na tinutukoy dito. Kasi career to eh. Pero syempre, take only what resonates. Career, and yung iba sa inyo with the Seven of Wands, something to do with career na may kinalaman sa family. Pwedeng sila yung nag-offer, nag-dot-dot sa'yo na, gawin mo to, gawin mo yan, ganyan. Or sila yung nagsabi na ganito ang gawin mo. Eight of Cups, I feel like yung iba sa inyo, this is a future energy. Okay. Pero, sabi nga dito, huwag kang mag-expect na dadating sa'yo ng kung may bagay ka pang dapat i-end. Kasi definitely, eto, nakakita tayo dito, Six of Swords, mag-i-end muna, or kung nag-end na ngayon, mangyayari muna yung naka-move on ka na. Yung alam mo yan, yung parang hindi mo na iniisip yung kung ito'y trabaho na nawala sa'yo, hindi mo na iniisip itong trabaho, to okay ka na, masaya ka na, ganun. With the Hover the Chariot, yung iba sa inyo pwedeng may kinalaman sa pagta-travel. So, nandun yung success na nakikita natin for you. Thank you for watching. Sana nakarelate kayo, nakaresonate kayo. Please do like and subscribe to our channel, Unicorn Princess Tero, Madampi TV, Virgo Philippines, Tapit Hapon TV, Water Sign Philippines, Madampi Vlogs, Libra Philippines. I love you all guys. Thank you for watching and bye-bye.